Kailan nito ito susuko? At susuko na ba ito? Hindi ito magsama. Diyano sa Pasig City Jail, itong si Kibuloy at itong si Attorney Harry Roque. Dahil ito po ay parehas ang kaso na qualified human trafficking. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm on this vlog. Ito, matindi ito mga kaibigan. Latest update tungkol dito sa tago ng tago na si Attorney Harry Roque. Nako po, ito nga ba ay susuko na? Susuko sa kanyang mga ginagawa na mga kalukuhan. Maraming ibig sabihin po mga kaibigan ng pagsuko. Ang gusto kong ipunto ay dito ho sa kanyang mga ginagawa na mga kalukuhan na paninira sa ating gobyerno, sa ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Ito nga ba ay susuko na sa kanyang mga ginagawang yan? Dahil patuloy at patuloy mga kaibigan, kahit siya po ay nagtatago, ay patuloy ang kanyang paninira sa kanyang ginagawa diyan ho sa kanyang pinagtataguhan. Ha? Kailan nito ito susuko? At susuko na ba ito? Ha? Sa kanyang mga ginagawa? At ito ang matindi, mga mahal kong taga-subaybay. Dahil posible na magsama sa kulungan nito nitong si Kibulok. Kibulok, Kibuloy. Okay. Kilalang kilala nyo ho yan, mga kaibigan. Gusto ko pong muli ipaalam sa inyo sa lahat ng hindi pa ho nakakaalam na itong si Roque ay kinasuhan na ho ng qualified trafficking, katulad ho yan ng kaso ni Kibuloy na Nobel recommendation, walang piyansa, walang pansamantalang kalayaan ho, at habang nililitis ho ang kaso ay nakakulong diyan ho sa loob ng kulungan. Ha? Kita nyo si Kibuloy, si Alice Go, ganyan ho ang kaso, qualified human trafficking. Ang bigyan po natin ng highlight ngayon at pag-usapan, bigyan po natin ng linaw na itong napakainit na usapin na habang nagtataguho itong si Attorney Harry Roque ay patuloy pa rin ho ang pagpakalat ng anumang fake news paninira sa ating gobyerno at siyempre dito sa ating kasalukuyan Pangulong Bongbong Marcos. Kailan ho kaya ito susuko? Susuko na ba ito sa kanyang pagpapakalat ng anumang fake news at paninira? Ha? Muli kong inuulit, mga mahal kong taga-subaybay, disclaimer lang ho. Marami po nga meaning na kung kailan ho ito susuko. Hindi po ibig sabihin nun ay susuko na sa kapulisan dahil siya ay pinaghahanap. Ang gusto ko pong ipunto doon ay kailan ho ito susuko? At susuko na ba ito? Ha, ibig sabihin ay ayaw na ba niya? Kailan titigil ng pagpapakalat ng anumang fake news? Kailan siya susuko para tumigil ng pagbanat po sa ating gobyerno ng wala anumang batayan? Abogado ho ito. Dapat ang binibitawan ng mga salita nito ay kapaki-pakinabang at may batayan dahil siya po ay abogado. Ay hindi ho eh. Panay-chismis ho ang ginagawa, mga mahal kong taga-subaybay. Naku ho, eto, wag po kayong alis. At gusto ko munang ibahagi sa inyo ito, mga mahal kong taga-subaybay. Kapag may pagkakataon po kayo, panoorin, pakinggan at namaunawaan po. Kanyang batas, lalong-lalo na ang kriminal do. Kampante si former presidential spokesperson Attorney Harry Roque na hindi magagamit laban sa dating presidente. Ang mga pahayag nito kahapon sa pagdinig ng Senado sa war drugs ng kanyang administrasyon. Kabilang sa mga kinumpirma ng dating Pangulo, ang pagkakaroon niya ng death squad. Ngunit ayon kay Roque, mahirap patunayan ang isang kaso, lalo na kung kriminal. Sabi nga ni Presidente, di kasuhan niyo ako kung gusto niyo akong kasuhan na harapin. Ito yung mga kaibigan. Habang nagtatago siya, ayaw pa rin tumigil ng anumang paninira
sa ating rule of law. At sabi nga niya, sa pagtatanggol dito sa mali niyang pagtatanggol sa kanyang pinapanginoon na si Digong ay kasuhan, para naghahampay, bastos eh, di ba? Ito pa po. Hindi ko kayo, no? Alam po niya kung gano'ng kahirap na mag-convict sa mga kasong ganito. Kinakailangan mapakita na may order talaga siya para pumatay. At paulit-ulit ang sinabi na ni Minsan, wala siyang sinabi na kahit kaganin ng pulis na patayin mo ang ex. Dagdag pa ni Roque, na ipakita rin. Kita niyo kung hindi ho natin susuriin ang mga sinasabi nito ay sa isang iglap tayo ay maniniwala. Katulad ng mga binabanggit niya ho, mahirap daw i-convict, mahirap mapatunayan dahil hindi raw direkta na sinasabi ni dating Presidente Digong na patayin mo ito. At kahit saan daw kahit anong anggulo ang gusto niyang ipunto dito, basta't ganyang wala nagsasabi na direkta na patayin mo ito na utos, ay hindi raw pwedeng makumbik ulon. Kahit hindi kami abogado, ay alam namin yan na kasinungalingan ang sinasabi nito eh. Nagmamain condition para bumango ang pangalan ni Digong at nagpapalusyon. Ang dami yung nahatulan sa ating Republika ng Pilipinas, mga mahal kong taga-subaybay. Ang dami yung nakakulong diyan sa bilibid presyon na hanggang ngayon ay hindi umaamin na sila nag-utos na pumatay, na kumbiko sila sa mga turo ng mga testigo, buhay na testigo at iba pang mga matitibay na ebidensya. In relation, bakit ko po nasabihan ito? According dito po kay Attorney Harry Roque, mahirap i-convict, mahirap mahatulan, mahirap makasuhan kapag walang ebidensya na direkta na nagsasabi katulad ni Digong. Ulitin ko po yung sinabi niya. Ito o. Kinakailangan mapakita na may order talaga siya para pumatay. At paulit-ulit ang sinabi na ni Minsan, wala siyang sinabi na kahit kanin ng pulis na patayin mo ang ex. Maliwanag po doon, kinakailangan may order na kailangan patayin. Ay nako ho, bawang kasinungalingan to. Hindi man tayo abogado, kinukontra ko ito. Kaya sabi ko nga ho sa inyo eh, itong abogado na ito ay kakaiba. Matalino ito eh, ba't nasubrahan ng talino? Kailangan may order daw para patayin. Nakatunayan. Nako, merong ang binibitay na eh. Hindi pa umaamin ang kasalanan, Roque. Nasaan yung sinasabi mo doon? Kailangan may order. Ang daming nakakulong diyan sa kulungan, sa bilibid, inuulit ko. Hindi umaamin ang kasalanan niyan. Hindi ho sinabi nila nag-order. Basta't may matibay na ebidensya na magtuturo. Kaya lang ho, hindi makasuhan, hindi ito. Ika nga eh, nung panahon na nanunungkulan si Digong, kayo, pinapakailaman nyo lahat ng mga bata ni Digong, mismo si Digong, pinapakailaman ang kaso sa DOJ, hawak ang DOJ. Sino pa magkakaso? Kaya nga, pinabayaan na sa ICC. ICC na lang ang bahala. Nako, mahaba yan. Mahabang talakayan, saka po natin muli ang talakayan. Ito pa. Manero, okay. Naipakita rin ni Duterte ang paninindigan nito at bilang isang leader sa pamamagitan ng pag-ako sa lahat ng responsibilidad na may kaugnayan sa kaso ng war on drugs. Samantala, nang tanungin si Roque kung personal ba siyang haharap sa Department of Justice o DOJ para sagutin ang reklamong qualified human trafficking na isinampa sa kanya kahapon, sinabi nito na may iba namang paraan para makapagsumite siya ng counter affidavit. Po pwede pong manumpa sa kahit kaninong piskal o kahit kanino na po pwede magbigay ng panunumpa. Muli namang sasagutin daw niya sa korte ang mga kaso na kinaso sa kanya. Bakit ka nagtatago kung sasagutin mo? Di ba? Tawa ko dito eh. Huwag kang kung talagang wala kang kasalanan at totoo yan sinasabi mo, naharapin mo sa korte. Huwag kang magtago, anak ng katakot-takot. Pinatikos ng dating kalihim ang mga nagsampa sa kanya ng umano'y gawa-gawang reklamo. Gantiamento gawa-gawa lang daw po yung reklamo. Dito kay Roque, ayon po kay Roque. Sabagay, wala ho tayong
mapupulot ditong aral dito kay Atty. Harry Roque. Ito po ay lahat ang lumalabas sa kanyang mga bunganga. Hindi man po tayo abogado, kung susuriin po natin ang mga lumalabas sa kanyang bunganga ay pawang yung 10 salita ho, mahirap paniwalaan. Ewan ko bakit, kung bakit nagkaganito ito mga mahal kong taga-subaybay. So maliwanag po dito ay sa kanyang pagtatago ay hinahanap pa rin po, tinutugis ng PNP mga mahal kong taga-subaybay. Patuloy pa rin ho ang banat ng mga walang batayan. At yan no, makikita nyo naman no sa mga banat niya. Ayaw hong kailan kaya ito susuko? Siguro susuko ito ay katulad na nangyari kay Kibuloy. Susuko sa paninira sa gobyerno. Nakita niyo, sumuko na sa paninira sa gobyerno itong si Kibuloy nang nakakulong na. Kapag nakulong na ho ito, ay suko na ito sa paninira sa gobyerno. Okay lang magpunaka eh. Ba't yung kanya ay walang batayan ho? Yun ang gusto kong ipunto. Walang batayan eh. Chismis, marites eh. Di po ba? So maliwanag mga kaibigan, hindi ko sinabi ho na susuko o susurrender sa pulis itong si Harry Roque. Ang gusto ko sabihin, yung kanyang pagsuko ay sa ginagawa niya. Kung kailan siya susuko, kung paa o tumigil sa mga ginagawa niya na paninira sa ating gobyerno. At posibleng ito na magsama sa kulungan at itong si Kibuloy, dahil kapag nilipat to sa Pasig City Jail itong si Kibuloy, at kapag lumabas po ang warrant of arrest nitong si Atty. Harry Roque at nahuli ho ito, ay posibleng ito magsama diyano sa Pasig City Jail itong si Kibuloy at itong si Atty. Harry Roque, dahil ito po ay parehas ang kaso na qualified human trafficking. Marami po ang nag-aalasan na dapat ilipat sa tunay na kulungan diyano sa Pasig City Jail itong si Kibuloy. Muli po, maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Bye-bye, palapakan.